Ako, sir. Okay, sige, sige, Medina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amen. Okay, sige, wait lang guys, mag-login muna ako, nakalimot ko mag-login sa atong klase. Okay. Ilan pa ba tayo? 37 pa lang. Saan na kayong iba? So, mag-attendance nga po sa LMS, sir? Huwag na, dito na ako mag-base. May pa kasi Drake kagabi sa itong klase, sir. Kinanglan pong screenshot, sir. Ano? Kinanglan pong screenshot. Mamaya na, after. Mag-screenshot tayo. Screenshot. Okay. Sige. Mag-start na guro to. Wala naman ata mag-join. Pero ang tanong ko naka-attendance na pa. Wait, ka-join. Si Benitton, sir. Wait lang. Ay, asa siya ka salud kay nasunog daw ang ano pinakuanan og connection sa ilaha. Okay, sige, sige. Okay, sige, magsimula na tayo. Magandang umaga sa lahat. Okay, sa araw na ito, ito ang huling virtual meet natin na gaganapin at ito yung huling topic na kasali sa prelim. Okay, so isa sa mga napapanang isyong nangyayari or meron talaga ay itong kontraktualisasyon. Okay, kontraktualisasyon o endo. Pag sinabi natin contractualization or endo, ano yung sa isip niyo? Ano tong endo? Ano tong endo or contractualization para sa inyo? Or base sa mga pagkakaunawa ninyo? Ano to? Ako, sir. Okay, kinsa itong nag-raise hand? Kinsa itong isa ganihan nag-ako, sir? Kung wala nag-raise hand pero nag-open mic? Okay, sige. Larisan. Sponsor, temporary employment. Okay, thank you. Yes, tama. Okay, sino pa? Nag-raise hand si Toreda. Okay, Toreda. Ano sir, ang pwede sila i-fire sa employer nila. Kay kontrakta, nakakontrata man sila sir. Okay, pwede silang yun maalis kapag contract mabilis. Siyang maalis or pwede siyang tanggalin kapag contractual. Okay, sino pa? Sino pang may idea patungkol sa contractual? Lisasyon or endo? Kanang mga naka-experience o gani? Meron ba? Meron ba dito nakatry na maging endo or contractual? Libre naman kami, sir. Okay. Okay. Sige, ano pa? Sige, yun. Parang ano man din siya dyan sa contractual. Kasi hindi siya for lifetime. Ano siya? Hindi siya pang matagalan na trabaho, di ba? Ano lang kayo tinatawagan? Parang on-call? Pag ano? Biyahe lang na resikad. Okay. Yan. Okay. I think, ano siya? Hindi siya ano sa contractual. Kasi ikaw man mismo nag-control sa ano mo trabaho. Pag ganun. Okay, sige, magpadayon ta. Sige, contractualization. Ito yung ating tatalakayin sa araw na ito. Pag sinabi natin contractual, okay, tama yung mga idea nyo kanina. Ito ay isang katayuan sa trabaho kung saan ipinagkakait ang ugnayang employer to employee. Ayan, sa pagitan ng isang manggagawa at mga kapitalista o kumpanyang tunay na nakikinabang sa kanyang lakas, paggawa o sa mga trabahador. Okay, yung mga
kumpanyang nakikinabang sa kanyang mga manggagawa. Okay. So, ano ang punto niyan? Okay, ng first. Okay, ano yung pagkakaintindi nyo dito? Na bakit, paanong paraan nakikinabang ang mga kumpanya sa kanyang mga trabaho trabahador dito sa contractual? Ano sir? Majority sa ga trabaho or ga cost sa income sa company kaya ang mismong ano niya sir, mga gi-recruit. Okay, yes, tama. Okay, meron pa gustong magdagdag? Ako sir. Concept ng okay, sige, Clarissa. Sunod si Diaz. Sa mga sige, benefits, good sir. Okay. Mga benepisyo ba? Wala sila yung mga dawat. Okay, yes. Tama. Diba? Yung iba, walang benefit na natatanggap. Okay. Diaz. Kanpun, sir. 13th, 9th, 13th. For example, sir, isa ka kumpanya, sir. May di-recruit sila, sir, para may magtrabaho, sir. Kato nga ilang kuha nga kontrata, sir. Nato lang ako, sir. Okay. Thank you, Diaz. Last na tao para bayaran lang to nila. Okay, sige. Alilin. Alilin. Atong ano yan? 13th month pay, sir. Tama ba? Yes. Yes. Okay. Yes, meron ganyan. Yung hindi sila, may possibility na hindi sila makatanggap ng 13th month pay, pero yung iba meron, makatanggap pa rin sila. Okay, sino pa? Sino pang may gustong magdagdag dito? Okay, skin sa to, dedicatoria. Wala sir, napindot. Okay, nabales. Wala sila insurance sir. Kunwari, madisgrasya sila sir. Wala ilabot silang kumpanya sir. Ingana sir. Okay, marag. Okay, tama. Yes, Medina. Gamay ang gapangatag na sweldo, sir. Basta layo lang sabot. Okay, yes. Tama. Iba. Magkaiba talaga yung salary ng regular and contractual na employee or manggagawa. Okay, sige dito. Tama yung sinabi nyo kanina kung saan ipinagkakait sa kanya kung ikaw ay contractual na employee or part-time, okay, pinagkakaisa yung pagiging regular employee ng naturang kumpanya o kapitalista. Pinatukoy naman sa contractualization ang kalagayan kung saan umiiral ang mga contractual at patunay ay pinaparami pa nga. Okay? So, mga kapitalista guys, ito yung mga tawag nito, kumpanya na syempre, kumurag na mas nakafocus sila sa kwarta. Okay? Mga kumpanya na mas ano pa sa kanila yung mga tawag nito. Putol-putol ka, sir. Yung tawag nito. Chape mo ang ano, sir. Sir, gichap-chap ka, sir. Income. Ah, yes, gichap-chap, boy. Sir, pang-tad-tad na kaya, sir. Mas nakapokus sila sa income na... makukuha. Sir, chapi kay ka, sir. Ha? Chapi, sir. Kanyang mong tingog, sir. Putol-putol. Maragitad-tad. Sir. Ayan, I'm back guys. Ito, nag-switch lang ako ng ano connection. Wait lang. Pre na ano, pre? Ito, okay na? Okay na ba? Okay na ang connection sir, ko? Okay na sir. Okay na sir, okay na. Okay na sir. Okay, so ulitin ko, pag sinabi natin kapitalista, ito yung mga tao or mga kumpanya kung saan okay, parang
mas naka-focus nga sila doon sa income nila. Okay. Mas naka-focus sila sa pagpaparami ng yaman nila kaysa doon sa pagsahod ng wala silang pakialam sa mga labot badra ang concert. Ang sip-sip, sir. Hindi, iba na to. Ito kasi contractual, guys, sa trabaho na to. Mas naka-focus siya sa employee na employer natin, yung mga boss natin. Naka-focus to sa mga boss natin. Okay, yung mga pinagtatrabahuan natin. Okay? Halimbawa okay. To sir, kung sa Grab, sir, sa Foodpanda. Yes. Okay, bakit? Sige. Share mo. Share mo yan. Naglahi po lang sinabutan na sir. Okay, mga ganyan, di ba? Ganyan. Dapat wala dyan sila RSD, sir. Okay. So, ayan. Okay, mga issue rin yan. Issue rin sa trabaho. Okay, sige, balik tayo. Okay, so ulitin ko, di ba, meron tayong dalawang uri na manggagawa, yung regular employee at yung contractual employee. So kung contractual ka, always ka na lang contractual. Yung pagiging regular employee yung pinagkakait sa iyo. Okay, kasi nga, mas gusto ng mga kumpanya or ng mga kapitalista na tinatawag natin na mas marami silang income na matanggap or yung kumpanya nila. Okay, kaya ang ginagawa nila, mas nag-hire sila ng mga contractual na trabahador. Okay? Yes, Charles. Dakil. Okay, may i-share ka? Dakil. Or napindot lang. Okay, sige, Toreda. No, sir. Arang kasi lagi na contractual, sir, kay para dili na sila magbayad sa benefits sa mismong employee nila. Yes, yun. Tama yun, guys. Diba? Kaya nga, diba, nakalagay dito, ano, isa sa, kahit sa mga, based on your experience or sa experience ng iba, diba, pag contractual ka, wala ka talagang benefits or meron pero hindi kompleto. Okay? Kasi nga, yun, contractual ka lang. Okay? Or contractual ka pa lang. Okay? Hindi siya tulad ng mga full-time or regular na employees. Ibig sabihin, ang nangyayari, yung pera na invest na papunta sa benepisyo mo, napupunta sa kapitalista o yung may-ari ng kumpanya. Okay? So, mas nakaka-save din sila. Okay, sige, magpadayon ta. Okay, ano nga ba ang contractualization? Okay, or yung endo? Ano? Ano nga ba ito? Or paano nangyayari? Sige, una, ito, ang contractualization ay isa sa mga eskema upang higit na pababain ang sahod, tanggalan ng benepisyo at tanggalan ng seguridad sa trabaho ang mga manggagawa. Okay, ano ang nais, anong gustong i-point out ng pangungusap na ito? Anong gusto niyang ipunto? Anong pagkakaunawa niyo dito? Football. Okay, si Gulye. Murag udagtok on, sir. Murag? Murag on sa? Karantok on ka, sir, ba? Wala na gani kay benepisyo tapos marag, ano focus na lang sila sa ano silang improvement sa lang kumpanya on sa bawalan sila ba nagamato silang kuan ang trabahador. Okay, thank you. Okay, si Dakil. Dakil, nag-raise hand ka ba? Sir? Nag-raise hand ka or napindot lang? Ay, kaganina ni sir. Katong okay, sa sige. Signal, sir. Okay, sige, sir, sige. Sir, sige, si Adam. Ano, sir, kanang concept ba? Kanang makasirili sila, sir, kay ang ginahuna-una lang nila, sir, kanang kumpanya nila, sir, kumbaga, kung paano lumago ilang kumpanya, sir, muda ko ilang income, sir, niya. Wala po sila gatanaw sa, ano, wala sila ipakisa ilang trabante, sir, kay imbis na kumuda ko ilang kumpanya na dakuhon po nilang sweldo, gipababay na nila, niya, kumpanya nila benepisyo. Malagod sir, kumbaga wala sila gakuan sa ilang pakti silang trabador sir, ana lang. Okay, thank you. Okay, nag-raise hand si Hulaton kanina. Yes sir. Okay, sige. Pero sa laka sir is, karang ano sir, murag, ginakurap na nila ilang ano ba, ginakurap na nila ang sweldo sa ilang sa mga trabaho, like kanang
dili nila maisip good sir nga kung wala ang mga trabante, dili magud maglago ilang negosyo sir. Okay. Murag wala sila ay utang na loob sa ano sir ba sa ilang kapwa tao. Okay, thank. Okay, yes, tama tama yan. Okay, Gulye. Gulye. Sir, sa akong pagkasabutan ng contractualization good sir kay murag strategy ko nila na sir kay kuan para mas paspas ang ano sir ba mas paspas gudang paglago sa negosyo sir tapos ano without irang dako ilang ano sir ba dako ilang magain masing wala nya dili kay dako ilang murag invest ba na. Okay, yes, okay, sige, papaliwanag ko to para ayun mas maunawaan din ng lahat. Okay, tama yung mga information na binigay ng mga kaklase ninyo guys. Okay, kung saan nakasaad dito, di ba? Okay, kasi di ba? Example tayo. Ako yung owner ng kumpanya. For example, isang parang office ganyan. Okay? Or office ba? Or ano lang school, for example, isang school. Ay, wag na lang, negosyo na lang guys. Okay, parang fast food chain. Ayan. So, ang regular employee, for example, ang monthly income niya is, for example, 12,000. Sige, 12,000. Wait na, mag-calculator tayo para maano talaga natin. Okay, pag regular employee ka, fix na yan. Iba pa ang overtime. Imagine. Pag regular employee ka, 12,000 a month ang trabaho mo. Okay? Ngayon, kukuha ako ng mga contractual. Okay? So, ang contractual, di ba? For example, 8 hours. 8 hours sila magtrabaho. Pero, magkano yung ano nila? Magkano na nga yung regular ngayon na wage or pasweldo? Halimbawa sa mga ganyan, nasa 350? Ilang hours na yon? 5 hours? Okay, sige, ganun. For example, or 8 hours. Okay, for example, 8 hours. Imagine ha, pag regular employee ka, nakakatanggap ka ng 12,000. Ay, 12,000. 15,000 na lang para mayaman ba ako? Wow. Feeling ko mayaman ako. For example, ano ka, yun, may-ari ako ng isang fast food chain, tas 15,000 a month ang regular employee plus yung mga benefits nila like PhilHealth, tas mag-ibig. Okay? Tas na-apply, ano, St. Peter, okay, para marami talagang benefits. Pero, may mga contractual din ako ng mga manggagawa. Pero ang, ano nila, pinagkaiba ang sa isang araw, 300 lang ang sweldo nila. Okay, 300 pesos ang sweldo nila. Pero, ang similarities nila, same lang sila ng time na magtrabaho ng regular and contractual. For example, 8 hours, 8 hours. Pero ang magkaiba, fix na yung sa regular. Ganyan talaga sa regular. Basta regular na employee ka guys, fix na yung sweldo mo. For example, 15,000 a month plus yung mga benefits. Ngayon, sa isang month, okay, for example, weekdays ka lang nag-work. Okay, weekdays ka lang nag-work. So, sa isang month, meron tayong apat na week, for example. Tapos sa apat na week na yan, taglilima na weekday. So, bali 20. Okay, so sa 20 na days times 300, okay, 300 man yung araw mo. Imagine, ang natatanggap mo lang ay 6,000 pesos. 6,000 pesos, wala pa yan siyang benefits at yun, wala pa yung mga benefits. Imagine, halos kalahati sa regular employee. Okay, halos kalahati yung pinagkaiba nila, di ba? So, yan yung purpose ng contractualization. Mas pababain yung sahod. Okay, kay ang regular employee, 15,000 a month. Pero ang ginawa, mas nag-hire sila ng contractualization or contractual namang gagawa para mas, ayun, mas pababain yung sahod. Ayun. Pangalawa, istanggalan ng benepisyo. Kasi hindi naman basta ang pagkakaalam ko basta part-time, hindi lahat. Okay?
pero halos din walang mga benepisyo. Pero may mga ibang kumpanya na kahit part-time ka, binibigyan ka pa rin nila ng benefits tulad ng sa PhilHealth. Okay, pero konti lang, hindi lahat. Okay, so malaki yung diferensya from 15,000 na regular to 6,000 so minus. Okay, so bali may 9,000 pang natitira. Okay, yung 9,000 mo pwede pa yan. Pwede ka pang mag-hire ng mga part-time. Tapos, pangatlo, di ba, tanggalan ng seguridad sa trabaho bilang contractual. Di ba, ilang months lang yan? Ilang months lang ba pag contractual ka? Six months. Okay, di ba? 6 months. Okay, so, hindi ka sure, hindi ka secure dyan sa trabaho mo. Okay, pag katapos ng 6 months, posibleng i-continue ka or magpatuloy ka or stop ka na. Okay, hindi ka sure, hindi ka secured sa trabahong yan. Kaya, murag sima, sir, no? Pero at least sa kanila, di ba? Oo, at least sa kanila, di ba? Makaipon kasi sila. Hindi siya pareha ng regular na trabaho na, di ba? Imagine, ilang sa isang buwan, ilan lang maipon mo. Okay, sa sima din kasi, mas malaki, di ba? Malaki talaga ang sweldo nila. So, makaipon talaga sila. Pero sa iba na regular na trabaho sa atin, or lalo na pag contractual pa, Jod, di ba, maliit lang yung sweldo talaga. Kaya di ba, maraming mga Pilipino ang mas pinipili nilang pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. Kasi mas malaki yung sweldohan doon kaysa dito at mas malaki din yung benepisyo. Okay, sa pangalawang bullet, okay, atake rin ang contractualization sa karapatang mag-organisa at mag-union. Okay, pag sinabi natin union or yung labor union, ito yung ginagawa ng mga manggagawa na organization para yun, para mag ibahagi yung mga problema na nararanasan nila or sa employer nila. Okay, for example, yung kulang ng sweldo or kulang sa benepisyo, atake siya sa kontraktualisasyon sapagkat or atake ang kontraktualisasyon sa paggawa ng mga union or mga organization na ito sapagkat, di ba, ikaw na gusto mo na parang ang goal mo na lang is magsweldo or makatanggap talaga kasi lalo na sa panahon na ito, pandemya, mahirap makahanap ng trabaho, di ba, paswertehanay na lang kung naa. So, yung ibang tao, hindi na sila nagre-reklamo, hindi na sila sumasali ng union kasi baka pag sumali sila is matatanggalan pa sila ng trabaho. So, malaking problema rin yun sa mga okay, malaki rin yun siya na problema sa mga manggagawa. Okay, hindi sila active na makaparticipate sa mga union, sa mga organisasyon na ito. Kasi di ba, natatakot sila. Okay, so ulitin ko, ito yung contractualization. Okay, pangalawa. Okay, ito ay isang patakarang neoliberal na pinapalaganap ng mga imperialistang bansa simula noong huling bahagi ng dekadang 1970. Upang mawasak ang kilusang paggawa at makapagkamal ng mas malaking tubo sa harap ng tumitinding krisis sa pandaigdigang kapitalismo. Okay. So, may idea kayo dito sa part na ito? Meron? Okay. Sige. Itong neoliberal guys, ito yung mga ano pa rin, mga kapitalismo pa rin to sila. Okay? Mga kapitalismo kung saan ito ay nakasaad yan, pinalaganap. Okay? Ng mga imperialistang bansa. Okay? Mga imperial like British. Yung Britain or yung British Empire, ayan. Mahilig dito sa kapitalismo. Kasi gusto nila na, tama yun kanina, yung makapagkamal ng mas malaking tubo. Okay, kasi nga, mas mababa, di ba? Pag contractual, mas mababa yung gasto nila sa mga employees nila. Okay, kaya mas malaki yung gain ng kumpanya nila. Okay, kaysa sa nilalabas. Na imbes mapunta sa mga manggagawa, napupunta sa kanila yung pera. Okay, sige, magpadayon ta. Okay.
ang kontraktualisasyon ay ginagamit instrumento ng mga kapitalista upang makamal ng yaman, ayan, tulad ng sinabi ko kanina. Pangalawa ay ito, sa parang ito na pagsasamantalhan ang uring manggagawa or yung mga contractual dahil dahil nakaiiwas ang mga namumunuan na bigyan sila ng tamang sahod at benepisyo. Okay, sino may idea dito? Sige, hindi eh. Okay, nag-raise hand si Gulie. Wala sir, namali na ako pindot sir. Okay, sige. Sino? Okay, sige, Bana. Ano sir? Ang akong pag-intindi sir, 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 is ano sir? Kanang pagsamanta, lahan nila ang ano sir, ang ilang mga empleyado, good sir. Ang mga ano naman, bigyan sila ng tama. Okay, kaya ang ano sir, kung baga sir, wala sila, wala, dili patas ang ilang pagkuhan, good sir, silang empleyado, mga empleyado sir. Wala sila naghahatag o katamang sweldo sir. Gina, ang ila sir, okay. Is, kung ano-ano lang ang ilang ano sir, maulang ilang ihatag sa ano, empleyado nila. Wala sir. Okay, yes, tama. Thank you, Bana. Okay, so, yun. Yun talaga yung purpose nila, di ba? Kung saan, para makaiwas sila sa yung fixed na sahod. Kasi pag regular employee ka, di ba, fixed, tulad ng sabi ko kanina, fixed yung sahod, tapos may mga benepisyo. Pero pag hindi ka regular employee, pwedeng, di ba, by oras ka bayaran, or tawag nito, wala kang benefits na matatanggap. So, yan yung paraan nila para maka-gain ng income or mas malaki yung mag-gain nila, diba, na pera. Mas nakafocus sila sa tawag nito sa kumpanya nila kaysa sa manggagawa. Okay, basta ang gusto na lang nila may manpower sila na nagatrabaho sa kumpanya nila. Okay? At mas marami ang contractual. Yes, Gulie. May gusto kang idagdag. Kumbaga sa politiko, sir, dili siya makabayan, sir. Okay, yes. Or kung sa tao pa, hindi siya makatao. Okay, hindi siya, kasi parang, di ba, parang ayun, tama yun, ginagamit lang nila yung mga employees nila. Di ba, hindi nila pinapahalagay. Ayan. Sige, magpadayon ta sa next slide. Okay, so dito rin nakalagay na sa kakulangan ng trabaho, maraming Pilipino ang kumakapit sa patalim at pumapayag sa ganitong sistema ng pagsasamantala. Okay. Bakit? Bakit sila pumapayag na maging okay na lang na maging contractual sila? Bakit? Okay, sige. Si Navales, nag-raise hand si Navales. Yes, sir. Okay, sige. Bakit? Bakit sa tingin mo okay na lang sa mga Pilipino na maging contractual na employee? Para sa akin, sir, wala lang silang bang choice, sir, kundi maging contractual, sir. Kunwari, sir, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, sir. At wala na silang bang gawain, sir, kundi yan, sir, para mabuhay sila, sir. Okay, yes. Thank you, Navales. Okay, may idagdag ka, Gulie? Sir, no choice man sila, sir. Kaya kailangan man na ito mabuhay, sir. Maungasin. Even though unfair kayo ang ano, sir. Go na lang sila, sir. Masking ang uban gani kay ma-respy lang kinabuhay. Tungod na ng dilipantay ng trabaho, unfair kayo. Okay, mahusay. Yes, tama yung mga binigay niya na. Okay, Cervantes. Okay, Cervantes. May gusto kang idagdag? Dali lang sila. Wala requirements, dali lang makasunod, sir. Parang Pilipino. Yes, tama din. Okay, yun. Tama yun, guys. Una, yung hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Tama yun. Tapos yung tawag nito, kaysa nga, lalo na sa pandemya ngayon,
So go na lang tayo sa na mag-contractual at yun, isa rin is yung madali yung requirements. Tama yun. Kaya yun na lang, sige na lang, go na lang. Padayon na lang tayo kaysa wala tayong ma-income, wala tayong makain. Okay? Okay. So halos yun. Yes, Sulaton? Or napindot? Okay. Okay, sige, sige. So yun, yun yung rason bakit nila pinapasok itong contractual na trabaho. Okay? Usahay? Ato. Ato, yun lang talaga ang hiring, di ba? Or yun lang yung makaya ng requirements. Ayan, or no choice. Kung gusto mong mabuhay, di ba? Kailangan mo talaga magtrabaho. Ayan. And, oops. Ito. So, ayan. Mula noong nakasa dito, rehimen ni Aquino hanggang kay Duterte, pinapalabas ng mga anaamang gagawa ay nare-regular sa mga agency. Pagkatapos ng anim na buwan, pangontra umano ito sa modus operandi ng Endo. Okay, halos lahat man na rehimen, di ba? Yun ang sinasabi nila na okay na naging regular na yung mga employees, okay yung mga contractual na employees, okay na sila, nakapasok na sila. Pero ang totoo, di ba, hindi lahat. Okay, may mga nakapasok pero meron pa rin, patuloy pa rin yung endo or yung contractualization. Actually, tulad ng sinabi kanina, imbes na kumonte siya, parang mas dumarami. Okay, mas dumarami yung trabaho ng or mga manggagawa na contractual. Okay? Kasi, yun, tama yung kanina, yung sa endo or yung 555. Oops. Bakit sinabing endo or 555? Sapagkat, yung 555 guys, ang ibig sabihin niya yung 5 months. 5 months lang yung contract ng manggagawa. Okay? Then, pagka next month, malalaman kung i-renew ka or maging regular ka or contractual ka pa rin. So, ganyan yung nangyayari dito sa contractualization. Okay? So, ulitin ko or pwede rin sa inyo para malaman ko kung naunawaan nyo talaga yung talakayan natin. Ano yung pinakaiba ng regular at contractual na employee? Okay, yung mga hindi pa naka-recite. Ano yung pinakaiba ng contractual at regular na manggagawa? Sige, bigyan natin yung chance yung iba, yung hindi pa naka-recite. Si Escalona. Sige, Escalona. Yes. Ang contractual sir wala sila ay madawat gud mga sir kanang sito kana benefits sito, eh? Oh benefits tapos ay kung yahay magugong kwan ka sir kanang sita regular imong trabaho ka sir stable imong stable tapos kanang tagaman jud sir kanang nagaano jud kanang nagadat og sweldo sir. Okay, yes, tama. So sa tingin nyo, ano yung ito, sige. Bigyan natin yung chance yung iba. Ano yung feeling kapag regular employee ka? Ano yung, sa tingin mo, yung pakiramdam kapag isa kang regular employee? Okay. Sige, wait lang. Minsan yung nag-raise and... Okay, Badoria. Ang sa regular user no na nagtrabaho. Ang gwapo ang feeling pag regular ka kay na kay mga benefits na makuha tapos sakto pud ang sweldo nimo na ginatrabahoan. Mao lang to sa. Okay, thank you. Okay, how about paano naman ang mga contractual na manggagawa? Ano? Okay, sir. Yung iba, ibigay natin sa iba. Okay. Okay, yes, thank you. Sige. Ano yung sa tingin niyo yung nararamdaman or pakiramdam ng ayun na isang contractual na manggagawa pamulagan? Well, sir, kay ano ning wala ko kay permanente na ano, sir, no?
na makita sir ng trabaho nimo kay alam man kay limit sa mong pagtrabaho sir tapos ano good ning wala kay kay makuha na benepisyo. Okay, yes, tama. So ayun. So ito yung tinalakay natin sa araw na ito, itong contractualization, kung saan ayun, alam niyo na yung pinagkaiba ng contractualization, contractual na manggagawa at tawag nito regular na manggagawa. Kung saan, 'di ba? Pag regular ka na manggagawa, ikaw yung mapalad. Okay, ikaw yung blessed, pinaka-blessed na. Maka-fill kag insurance, sir. Yes, may insured ka talaga sa trabaho mo. Kasi or si insured and secured. Kasi alam mo talaga na pangmatagalan. Hindi katulad ng contractual na 5 months, 6 months, hindi mo na alam kung ano, kung padayon pa ba ka or dili. Kasi meron meron wala assurance sir kung ikaw lang ba Japon. Yes. Tama. Yes, tama jud yun. Yung walang insurance kung ikaw pa rin ba yung pipiliin. Diba? Okay. What if may bago? Rita, what if may bago na? May bago? Sir, mas better si mo, sir. Oo, may mas better sa'yo. Baka alcoholic yan. Yes, tama talaga yan. Pero at least, sir, wala sila makita nga ikaw, sir. Kaunta, sir. Okay, tama yun. Tama talaga yun, guys. Isa rin yan. Kapag contractual ka, diba, may possibility na madali ka lang matanggal talaga kapag may nahanap na silang mas or much better kaysa sa'yo. Manghiral, manggol ang pagka-competitive na, sir. Yes. Para yan malakas talaga lang. Yes, actually, yan talaga ang labanan ngayon. Dapat pagalingan na talaga. Okay? Kasi pag, ano, matagal ka nga pero, okay, for example, sa teacher, okay, ito, example ko ang teacher. Yes, matagal ka na pero hindi ka pa let passer. Okay, so may mag-apply ngayon na let passer. So may possibility na maaalis ka. Yes, let passer ka nga pero hindi ka masteral or doctoral degree. Tapos may nag-apply na doctor. Siyempre, sila yung uunahin. Diba? Sila yung uunahin. Kaya, kailangan talaga yun. Magbigay, maglaan ka ng time sa pag papalawak ng kaalaman mo sa trabahong pinasok mo. Okay? Kung hindi, manira lang favoritism, sir. Kung hindi, di ba? Kung hindi mag-iral yung favoritism, kung mag-base lang sila sa competencies mo, okay, or yung mga kakayahan mo. Kaya, di ba, yung iba sa atin, pagka-graduate, mag-masters, okay, mag-master, magkuha ng masteral degree, di ba, parang hindi lang sila nakafocus na board passer, okay na, pero yung iba, nag-take pa sila masteral and doctoral degree para, kasi nakakatulong din yan siya para mas, or para maka... Nindot yung mga background, sir. Yes, pag maganda yung educational background mo, shoot jud ka sa banga. Diba? Dili jud ka, mapili jud ka. Okay? So, ayun na nga. So, ito na yung contractualization. Diba? Isa tong issue, panlipunan. Okay, ano yung mga, alam nyo na ano, na mga kumpanya na maraming contractual na manggagawa? Ano yung alam nyo na mga kumpanya na may mga contractual na manggagawa? Doon. Okay. KCC, sir. KCC. Ano? KCC, sir. JNT Express. Okay, yes. Doon, marami. Sir. Okay, di ba marami? Marami talaga yung mga food. JNT, sir. JNT. Nag-ano lang din yan sila. Okay, so marami talaga. Nag-hire na silang okay. Mga writer. Okay, nag-hire, yes. Okay, okay, hindi lang JNT, pati na rin yung iba pa. Iba pa ng mga delivery na mga, tawag nito, company. Okay, so ayun na nga, tapos na natin ang talakayan para sa midterm kung saan natalakay natin yung issue, itong mga napapanang issue. Okay, tulad ng corruption, ano pa yon? Corruption, yung konsepto ng bayani, contractualization, ayan. Na isa sa mga halimbawa ng mga napapanahong issue or yung mga isyong panlipunan. Okay, so ayan.
Ibig sabihin lang nun, ito na yung huling virtual meet natin sa midterm. Okay, antayin nyo na lang yung exam natin sa Biyernes. Okay. Okay, may natutunan ba kayo sa araw na ito? Yes, sir. Yes, sir. Sige. So, okay, bago tayo magtapos, open nyo yung camera nyo para sa ating documentation. Okay, sige. Asan ang uban? Anong wala naman nag-ano? Nawawa ko kasi.